Yung pala yung mabango. Wow. Ano pala ang tawag dito? Taas ng kolesterol ko eh. Nagpa-blood kami. Taas ng kolesterol ko. Hindi, di naman. Magbabago lang ako ng lifestyle. Sa akin, LDL lang yung kaya. So, kailangan sa mga budget, sa process. Uh-oh. Ngayon, better na. 10 years ago, 1 year old ka lang. Sisi, 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 Friday ulit! Yang, si Risa pala Friday ulit kung pwede. Hindi ka pwede mag-stolen sa kawala. Alam nila na. Go kayo, magkano ba tayong cake? Ayan na yun. Ah, sige, kain mo na yun. Ruha. I'll go with Axe. Sabay kayo ni Axe. Pizza. Axe. Yan, mausal mo, no? Doon na linisin. Okay. De, at least ayos, malinis, di ba? Busisi. Tapos eh, diretso dyan yung tubig, diretso sa labas. So, pwede nang mag-wash dito sa loob ng, ano, nang hindi mababasa yung bahay. Grocery time. Para sa Ready, Hit, Go. Oras na para mag-workout. I-check natin yung ano, last day kahapon nung ano. So, wala na nga. Sisilip ko, wala na. It's a sad day. Wala na tayong ano, bibilan ng Thai milk tea. Sa ibang ano na tayong mag-aanap. Pero okay lang. Nagbabawas nga ako ng milk tea gawa ng yung cholesterol ko. Ito, wala na nga sila. Bilis. Ayan, no? Empty na. Ganda ng panahon ngayon. Hindi mainit kahit maaraw ang panahon. Okay. Workout done. So, lunchtime na tayo. And
second day na rin natin ngayon na second day tayong itutuloy yung ating healthy eating, no, during lunch, no. So ang adjustment na ginawa ko kasi is every day kasi meron akong 2 full meals na ginagawa, isang lunch at isang dinner. So ang usually kinakain ko nga sa lunch and dinner is yung mga oily foods, no. So magbabawas na tayo. So yung 1 full meal na lang yung oily foods, eh, pero hindi naman sobrang oily. Pero tatanggalin na natin yung isang full meal na puro oily foods. Gagawin na nating healthy. So sisimulan natin ngayon. Salamat. So, ang kakainin natin is prutas. Yun yung magiging kapalit ng ating kanin, fried foods, oily foods. So, mag-pure prutas tayo. Tapos hindi na rin tayo bibili ng milk tea. So, ano lang, step by step tayo. Hindi ko kaya nung biglaan na totally wala. So, gradual tayo hanggang dumating tayo sa puntong sobrang bawas na natin ang pagkain ng mga oily foods. So, second day pa lang. Kahit papano, nagagawa na natin. So, kahapon dito rin ako bumili. Pagkatapos mag-workout, yung mga fruits. Yan. Uy, may pineapple. Maganda to. Pre, anong presyo nito? Saan ko makikita yung price nito? Walang price eh. Wala ka bang maliit na serving lang? Ang dami eh. Oo. Sige, patanong naman ng presyo. Yan, ang pineapple, isa yan sa magandang ano ng kolesterol. Panlaban sa kolesterol, fresh pineapple. Di nila malaman yung presyo, wala kasi yung nagtitimbang, no. So dito na lang muna tayo. Ito, may mga variety naman eh. Ito to. Yan. Itong sinasabi ko. May orange, apple. Ito yung pwede nating bilhin. Kung gusto natin pure orange lang, mura siya, oh. Pero I think dito tayo, mas maganda to. Sari-sari. May grapes, may mansanas, may orange. Sige. Tre, ito anong presyo nito? Walang price eh. 45 pesos, okay? Pwede na, 45 pesos. Ito, may pineapple din pala. 22 pesos. Ito, may presyo. Pero ito maganda eh, halo-halo. So gawin na nating dalawa. Ito. So ito na. Ito na yung lunch natin. Prutas. Road to a healthy body. To lower cholesterol. Okay. Lunchtime tayo. Prutas sa akin. Umiwas na ako sa mall. Ayoko nang kainin to doon sa loob ng mall. Baka matemp lang ako yung pag nakikita ko yung mga ibang masasarap na ano doon, mapabili ako bigla noon, hindi ako makatiis. So, mas mabuti nang nandito tayo. Malayo tayo sa temptation. And also, para sabay na rin na painitin natin tong kotse ng tito ko habang kumakain tayo. Diba? So, pineapple. Simulan natin. Pakasawa tayo ngayon sa prutas. Tapos next time, gagawin naman natin lunch. Gulay, yung mga salad, yan. Diba? Magfe-fresh gulay naman tayo. Yan, oh. Tanggal kolesterol.
So then, may orange, mansanas, grapes, iba-iba. So ito na yung lunch natin. May peras. Peras, mansanas, grapes, orange. Tsaka yung mansanas, merong red apple and green apple. Oh. Mm. Mm. At ang kagandahan dito, ₱67 lang, no? Mas mahal pa yung isang milk tea na binibili ko na $140. Tapos milk tea lang yan. Wala pang pagkain. So dito mabubusog na tayo. Siyempre may tubig tayo. Lumayo na nga tayo sa temptation, no? Sila yung lumalapit. O yan, no? Jollibee. Tingin ko mga chicken joy yan. Malaki-laki yung supot na binibigay. Oh. Pero okay lang. Kakain pa rin tayo niyan. Tiis-tiis lang muna. Kailangan lang natin magpababa ng cholesterol. Tsaka kailangan lang isama na natin to sa palagi natin kinakain. Kailangan ko lang masanay. Pag nasanay na ako, pwede na ulit ako bumanat ng mga Jollibee. Makdo, ganyan. Pero, hindi na tulad nung dati na palagi. Once in a while, magitikman natin yan. Yan. Nakakarami na tayo. Ito, paubos na. Ito, medyo marami pa. Medyo napupuno na yung tiyan ko, pero nasasanay na rin tayo, no? Second straight day natin. Laban lang. Orange.